Hi guys, welcome back na naman po tayo sa ating Texture Education Channel, your mentor to technology. Okay, so sa video na to, tuturo ko sa inyo kung paano ba mag-manual ng input ng DNS server sa Converge router na EG8145V5. As you can see kasi sa ating screen, kapag nag-login tayo dito sa root na account sa ating Converge router, kung pupunta po tayo dito sa may LAN at sa DHCP server, pansinin nyo na naka-grayed out ang primary DNS server at saka secondary. Okay, same din dito sa may secondary address pool. So, saan ba madalas ginagamit yung paglalagay ng primary DNS server? Minsan may mga naggumagamit kasi nung sa OpenDNS para magkaroon sila ng instant firewall or filter sa mga websites na gusto nilang i-block sa kanilang local area networks. Madalas yun yung mga gusto nilang i-block, yung mga games, yung mga pornographic sites at iba pa. And makagawa lang nila yun kung ilalagay nila yung DNS server nung naturang sabi na lang nating program na yun. Okay, so yun nga, hindi natin mai-edit kasi nga naka-grayed out siya. So now, ituturo ko sa inyo kung paano siya malagyan. So unang-una is si root kasi na login credential ni Converge router is hindi siya ganun ka-powerful. Kumbaga hindi pa yan yung main admin niya. So ang kaya lang nating i-configure dito is yung wifi, saka yung mga IP address ganun. Pero yung the rest or yung mga talagang settings, advanced settings ng ating router is hindi siya dito kayang palitan. Okay, so ngayon, ilalag out natin siya at ituturo ko sa inyo kung ano yung tamang username na kailangan nga natin gawin. So sa username, let's type telecom admin at sa ating password is capital letter C, type natin yung Converge, tapos at Huawei 123. Okay. So nandiyan naman sa screen natin yung spelling. So yun, pagka-login natin, same pa rin yung makikita natin dito sa may dashboard sa pinakauna sa homepage. Click ulit natin dito sa may advance. And punta tayo dito sa may LAN. Doon din sa pinunta natin kanina, ang DHCP server. So as you can see, pwede na tayong maglagay ng ating primary at secondary DNS server both sa primary and sa secondary address pool. So in that case, tapos na yung problema natin. Pwede na tayong makapaglagay ng ating DNS server. So kagaya ng sinasabi ko kanina, let's say gusto natin sa OpenDNS, i-search nyo lang yung DNS server ng OpenDNS and then makaka-connect na po tayo dito kapag na-configure po nating maayos. But syempre, ang tabayanan po natin sa channel ko, sa channel natin na i-upload ko po kung paano gumawa ng firewall sa bahay gamit ng OpenDNS server. So let's say for example lang natin, search lang natin para may lagay tayo OpenDNS itong IP address kaya para makita natin kagad. Ayun. So ito po, pwede na natin to kagad i-paste doon sa ating primary DNS server. And then, yun nga. O, solve na po. Para doon sa mga naghahanap kung paano, so ito na po yung video natin. So, ayan. So, this time, pwede na nating i-click yung apply. O, yun. May mali daw. Okay, so itong space. So, tanggalin natin itong space dito. Ayun. And then we're done. So nakapaglagay na po tayo ng primary at saka secondary DNS server sa ating Converge router na merong model na EG8145V5. So yun, kung iba naman yung gusto nyong ilagay, then syempre pwedeng-pwede natin siya. Kung gusto nyong ilagay yung Google DNS server, then wala ring problema. So dyan lang yung ating video at hopefully may natutunan tayo. At sa mga first time viewers natin, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para ma-inform tayo kung may meron tayong bagong video sa ating channel. At ganun din, sa mga patuloy na nanonood, maraming salamat po at
pakikontinue lang po sa pag-support sa ating channel at i-share po ang ating video kung sa tingin natin ay makakatulong po ito sa iba. Maraming maraming salamat po.